Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluraan sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. "May nakikita ka na bang anuman?" tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, "Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy." Muling hinipo ni Jesus sa mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Dalawang beses sinipo ni Jesus ang bulag upang ito ay muling makakita. Kakaiba ang unang ginawa niya para sa bulag. Gumawa muna siya ng putik at inilagay sa mata ng bulag. Subalit, hindi naging malinaw agad ang paningin ng bulag. Muling hinipo ni Jesus ang mata ng bulag at saka pa lamang ito nakakita ng maayos at malinaw. Sa kadiliman, nabubuhay ang bulag. Maraming uri ng pagkabulag sa buhay. Ang pakikitungo sa kapwa, ang kalimitang pagkabulag, dulot ng mapait at masakit na pangyayari. Ang damdaming bumabalot sa puso tulad ng galit, pagkamuhi, paghihiganti, at kawalan ng pagpapatawad ang nagpapadilim sa puso upang hindi makita ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal. Kapag lubhang malalim ang sugat, kailangan ng masuyong paghaplos ng Diyos sa puso upang makakita ng malinaw ang kagustuhang gumaling ang ipinamalas ng bulag. Bukas ang puso ng bulag sa kapangyarihan ng Diyos, kaya muli siyang nakakita.